pag nagsako to yamin, at may nga gishare iti kanta, found in the book of Romans chapter 3, verse 23 to 25. At tanda yung amin, anya, tayo sulay ito iti, isang kapasit iti rin tayo nga diligan tayo. Sai last Sunday. Pasensya, awan iti live tayo di Sunday. I thought na maka-live kami di Sunday kuma because ada kami jay Benguet Provincial Jail nga nag-attend iti family day and Thanksgiving service da. I asked di jay ay attentive more than kayat na musliman but di ay time na di tayong mag-iaramidan hanggang possible. So, para kayo nga mga subscribe iti live, dagaya namang damdaman, dagaya iti region. Okay? So, the topic tayo is without a cause. We know, yeah, one iti nyaman nga rason.
Daytoy kat na itutok iti topic lata nga justification. You know, no, kuma ilawlawag ko niya yung title na is Justified Without a Cause. When pinalinted da tayo ni Apo Dios nga awan kanya man nga rason. Inted na nga free, yan, nawaya na impaay na para kada tayo ang mga. So iti Romans chapter 3, jay tayo man natutukan iti teksto tayo. Romans chapter 3 verse 23 and 24, pakibasa tayo. For all have sinned and come short of the glory of God, that being justified freely by His grace, to the redemption and receive the grace. Okay. The word nga freely. The word nga freely is the word nga without a cause. Okay? That's the other term. Without a cause. So amin tayo nagbasol, kaya't natinag tayo, iti saan tayo nga imabot, iti gloria ni Apo Dios. So nga kada tayo nga mangibagabagang, I want to see the glory of God, kasano nga makita ang gloria ni Apo Dios, nga in the first place, ang kapulos nga imabot. Everything na makita tayo dito rabaw tidaga is the glory of God. His creation, the sun, the moon, the stars, the cloud, the sea, the mountains, the valleys, reflects the glory of God. Ipakita lang dito iti reflect niya po Diyos. So nung una tayo nga, I want to see the glory of God. Ano yung mga glory ti Birbiruto? Okay? Baka kaya mga birukan di ex mong agnagan ti glory. So, justified without a cause. Justified without a reason. Takunan ang gabin dito verse 22. Being justified freely. You know, being justified without a cause. Namatay mo ako na nga without a cause para kada tayo ta iti Dios with a cost. Ang nga cost no dikat COST at the presyo. The word freely doesn't mean without a cost, but without a cause. Awan iti rason ng adda nangina na presyo na. The cost of our redemption is the life of our Lord Jesus Christ. But the reason of our redemption is free. Okay? Hangan ay basar iti covenant, hangan ay basar iti promise, na basar iti love. For God demonstrated His love towards us. Nauray naman nagbasol tayo na tayo isuna. That's the cost. That's the cost. Ngayon, that's a cost. Dahil tamat iti, may isang makita tayo na iti panang redeem, panang justify, parang i-save ni Apo Dios kada tayo is without any reason para kada tayo. Why? Hantay mo't nga nalintag tapos isalakad na tayo ni ti Dios. Awan ti connection tayo ni ti Dios, especially kada tayo ng Gentiles. No hope, no God, no Christ, no salvation at all. So there's no reason for God to save us. But, iti ayat na nga impay na rinijiktar iti Israel isunay, sunga na open iti ruangan para kada tayo nga Gentiles. Sunga na tayo kat saved by grace through faith. Saan na saved by covenant and promises like the Israelites. So being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus. So nakita tayo di verse 24. Before nga mapantayo, John chapter 15 verse 25. John chapter 15 verse 25. But this is coming to pass, that the word of my
is made that we are humble. They made that we are humble. Dagitoy na mga Israelite, ginura dati Dios na awan ti rason. They hated me without a cause. Freely na ginura da ni Apo Jesus. Siguro ngayon may isuna, karagitida, kailiana, kukuha ng Israel, and yet the Israelite rejected him. John 1:11. Okay? So, the same the word na without a cause, the same is the word na inusar na dito'y freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. It's the same word. So, nakikitaan tayo, awan ni tirason, tapno ti Diyos kumano. Kitisalakan na rin tayo. Na in the first place, nirechit na ti tao ti Diyos. Awan iti panunod da iti Diyos. Kunana iti Isaiah 53, nga awan iti kalangalangan ni Kristo tapmukas na ti tao katraaman da iso na. Awan iti chance. Ta, narinigan tayo tatay, saan nga inmabot iti tao the glory ni Apo Diyos. Siba? Nga inmabot na gito na iti glory iti introduction. Now, iti verse 26 chapter 3 iti Romans, anya naramit ni Apo Diyos, yet in love, intend na ni Apo Jesus. Wala na 26, pakibasa. To declare, I say, that his hand is righteousness, and that he will be just and justify your name, which we will repent in Jesus. So, isunang marun, iti nalinted, na isuna timang justify. Isu na timang i-declare nga nalinted dagitoy da nga amin nga mamati kani Apo Jesucristo. So timabalin nga may deklara nga nalinted iti imatang iti Dios ket dagiti mamati laeng kani Apo Jesucristo. Very clear. Ito ang scripture. So specific isu na not to be made right unto the Lord. Tapno kastag, baling tayo nga right iti Diyos. Mamati tayo nga road kani Apo Jesus. The question man nito ay, anya iti patyan tayo kan Jesus? Before the cross, amo tayo amin. Before na iti cross, masapol nga patyan da nga isuna ti anak ti Diyos. Nga isuna iti Messiah nga orayan da. Nung kalpasan nga natay isuna, anya ipatsyan tayo kan Jesus. Kanaan may gagami hindi nga ibang hiles tao, may kayo patsyan tayo ni Jesus. Awatan tayo isuna, ipuso tayo ng ampaw. Kati question niya, anya ipatsyan tayo kan Jesus. Magyaman tayo, takalpasan iti cross, very specific. Nakipatsyan tayo kaniya pa Yesu Kristo tatak at isuna at natay gapu karagi kibaso tayo. Naipunpun isuna at nga daytoy totally nga daytoy bagi iti basol balay iti basol nga lasag at mapukaw nagkongar isuna at kinikana na tayo iti barungan yan. Dayta ikipatsyan tayo hangga isuna iti misaya because Gentiles are not waiting for the Messiah. Iti maururay lang iti Messiah patawon sa bali no saan nga iti Israel. Ngam no tururay nyo lata kat Messiah ay katoke laan. For the body of Christ is waiting for the rapture.
So the justifier of him that believeth in Jesus. Apay nga kasapulan na ma-justify tayo. Apay nga kasapulan na mapalintag tayo. Okay, that's the question. Romans chapter 5, verse 6 to 10. Taan kayo na ito'y bilangin na nga rason mo apay. Nakasapulan tayo nga ma-justify, we know, may declare nga nalintag. Taapay. Alam kayo nga nag-i-attendaw iti Bible study di Rabi, dahil ito'y dati mainayon nga definition, may mga description na iti Gentiles. Romans chapter 5, verse 6, singgana verse 10, na dati ko na natoy nga, for when we were yet without strength, meaning, for when we were yet dead into sin, without strength is dead, natay tayo. In due time, Christ died for the what? Ungodly. Saan nga godly? Natay iso na kalagitida, ungodly. Kalagitiawan Diyos na. Saan nga nadiyosan? For scarcely for the righteous man will one die, yet for adventure for a good man, some would even dare to die. Eight. But God commended His love toward us that us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So makita tayo ti tatlo. Anya iti rason nga justify tayo. Number one, we are dead into sin. Number two is ungodly. And number three, sinners. Jump tayo to verse 10. For if when we were enemies, that's number four. So that you could dead ungodly sinners and enemies of God. Dahil tati rason mo apay na we need justification. So kasano na ito, what does it mean to be made righteous? Nga ba kaya't nangasawin na mapalintag ti may isang tao? Justification or the word nga justify sa legal term, ang mutileta. Nukuma anda ni Ingo, ijay samo ito korte na samuinan di ay sintinsyana. Kaya't no iti ibaga di jay kuma judge kat isuna kat guilty na lifetime di adusa na. Dahit imang ibaga nga ako at dagiti amin nga baso na. Tapno dahit ang guilty at balin nga nalintay. So nga substitute. Dahit inang substitute. Aday pinang sukat kinka i-replace mo nga managbasol. Tapno di ya may sana ng ako i-basol mo isuna pimarusa at sikatet mapawalang sana. So da tayo kaya't napalintag. Saan nga nalintag? Napalintag tayo kani Kristo. Iti 2 Corinthians 5:21. Muti amin dito. Basa iyo. For that he made for us, whom he knows deep, that he might be made the righteousness of God in him. Isuna ni Jesus kahit nagbalin nga basol para kada tayo, ura eh, saan na nga muti basol? Saan na nga muti basol? So meaning, saan na nga muti ang basol? Sabari? Yes. Kung nalag ito'y lang pilosopo, anya kanuti kaya ti tao nga saan na kaya ti Diyos agbasol, kung nada, kaya ti Diyos nga agbasol? Anya kung nani Satanas kanukwa na kaniya po Jesus, sige Matthew chapter 4, no talaga mag-Diyos ka
pagbalinam nga bato da ito'y tinapay, ay da ito'y tinapay, ay da ito'y bato, pagbalinam nga tinapay. Talaga nga Diyos ka, tumpak ka manipod dito'y nga lugar, kaya tapayaan da ka iti Diyos, kada ito'y da ang ilis na. Diba? Kaya nang agbasol, manula nga ramino na di dyan. Diba? Ngayon, saan nga katkatok ni Jesus, tapmutan na itong tumpalo ni Satanas? Gusto ba? Mabalik na basol, iso na. Basol ba? Di pa nang baliktad na ijay lamisaan na gito'y dagilakalako ijay templo. Hamad, di ba? Nang may titao, basol! Ano nga minsan kat tikikitaan na kat holiness ijay lugar. Kaya niya po Diyos. Nung hanalang marami din. Acts chapter 13, verse 38 to 39. Basa. Being all unfaithful, therefore, men and brethren, the truth is not is preached unto you from forgiveness of sins. And by this man. Okay, tatay pa 38. By this man is preached ni Jesus. The forgiveness of sins. Hala? Ti kasabana kat pamakawan ti basol saan nga repentance. Nagdakkel ti nagbaliwan ti mensahe kalpasan nga natay ni Jesus. Ipukpukaw na is forgiveness of sins. Saan nga repent and be forgiven. Nulik at forgiveness. Intunin gamin ni Apo Diyos. Di pamakawan tayo kalpasan nga natay sunay ni Diyos. Niya karamidan tayo at chin tayo di inaramid na. Na para pala tayo di natayin. Next, 939. And by him, all that believe are justified from all things. Okay. All that believe are justified from all things. Amin nga napasama, amin nga arami, amin nga mabalin nga hukos-pukos ti panunot. Parang kondina, parang i-down, parang idadanas, ti biyag. Amin da kita isakupan ti justification ni Apos. From which he could not be justified by the law of Moses. Swanda kayo nga mabalin nga paglintigan. Iti amin nga law of Moses. Only by believing in the Lord Jesus Christ. So nga awan ti justification iti law. Kaya yan ti justification is by faith tayo kaniyatan. Aday ti three justifications na inaramid ti Apo para tayo. There are three justifications the Lord hath made for us. Number one, justification by faith or justified by faith. Romans 5, 1 and 2. Romans 5, 1 and 2. Therefore, being... Sige, basa yun. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. By whom also we have access by faith into his grace, where we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Amen. Therefore, being justified by faith, napalintag tayo by faith, iti pamati. Saan na babaan iti pamati? By kinusab na. Therefore, being justified, napalintag tayo, itipang mati. Kalpasan nila ito, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Meaning, that's the salvation. Na-save tayo by faith. Justified by faith. After na na-justify tayo iti faith, we have peace with God. Nagkaroon tayo, nagkaroon tayo ti relasyon ti Diyos.
Verse 2, by whom also we have what? Access. By faith into this grace. Nagkaroon kayo ti signal kumamalalang. Napagkaibantay ang signal mo, there you don't have access. Nagkaroon tayo signal, that's the access. So after our justification, our after nagkaroon tayo the peace with God, we have now the access into this grace. Dati access tayo kaniya po sa Kristo, di parabol na. Ngayon, antay takdran. And rejoice in hope of the glory of God. Ijay tayo ang agrago, ijay gloria, iti Diyos. Kita nyo kadidiyay. Romans 3.23, nabasa tayo tatay nga, we can fall short of the glory of God. But now, we have rejoiced, we are rejoicing now in the hope of the glory of God. Let that be salvation. So, we're justified by faith is our salvation. May say to you, babaen iti amati. Babaen ijay inaramid ni Kristo. Romans 3.28. Basa? Therefore, we conclude that man is justified by faith without the deeds of the law. You see? Justified by faith without the deeds of the law. Ang mga araminin dahi tanga law at makastak at ma-justifyan ka. It's a gift. It is salvation. Ito ito yung theological debate. Kada kiti mga ibagang araminin dahi ito, araminin dahi ito, araminin dahi ito, at makastak at may salakan ka. Haan, isang kaya po, you're justified freely. Regalo na ita. So, nukas marigan po na kayo mahanata, kastoy. Masakul bunad yung dahi tanga pitong sakramento, tap nukastak at may salakan ka. Nung ay di man kaya saan nga makabunad, ano pa yung may salakan? So, it's by faith. Without the deeds of the law. Romans chapter 4, verse 2 and 3. Basa yun? For if Abraham were justified by works, he hath whereof the glory of Abraham before God. Noon ni Abraham, kahit na-justify, babalan iti trabaho na, ay dahi bakit kay Gloria alam? Saan na nag-appoint ni Diyos? The justification na katrabaho na saan nga trabaho ti Dios. Number 3. For what I say that the scripture, Abraham believed God, and he was counted unto him for righteousness. Ni Abraham namati ti Dios. Isu nga na ibilang na isu kinalintag na. Isu na itati ay ati justification na. Ijay believe the word na faith. Dari may isang nakita ko ngayon po si may isang pastor na puna ng kabutbutang kanoon na gito yung dahil na mangibagbaga iti salvation by faith alone. Okay? Kabutbutang, agasong na diyan. Adi pa ni Abraham garo ta kat kabutbutan. Ta ni Abraham by believing in the Lord, ijay na justify. Malagi po yung istorya na ni Sarah. Di ko na iti Diyos nga umanak ni Sarah. Ikaputot ang katagbalin nga kada do iti darat ng star dyan nga to. Masaan nga true Ishmael, hindi ka babayin kayo kami sa Sarah. Niya naraan niya reaksyon ni Sarah. Nagkatawa. Niya reaksyon ni Abraham. Namati. So, kakasta. Nagito'y lang ang manguyuyaw, iti salvation by faith alone. Kaslada, Sarah! Nagkatawa. Nasasaran! Anya, ti maaramid tayo, tatlo kasta, matulungan tayo ti Diyos, iti salvation tayo. Isungarun nga freely justified, freely.
nga tangarunan nga daramida. Tikunan at tuwing namati ni Abraham, ijay bagay ni Dios. Nga iso na katagbaling nga ama, nagiti adong nakapututan. Trusara. Dati kadwato ito yung dinagnaga ni Timayt naman kulang nga pasas. Nagbaling nga kasla pasas pimanan ni Sarah. Sangali. Ano yung kasta na ngong manak na itaan nga? Awanan pulos nga, hanan pulos nga. Agkuhin ang anak. Kumapay yung anak. Anak. Di ba? Ngayon, namati ni Abraham apay Dios. Yes. Tinangibaga. Kapno ti Dios tinangibaga nga by faith alone kad mamati ta mamati tayo kad may salakan tayo. Ay kad isu ti patpatcher ni Dios. No no ti patcher today. Work mo na ta ay kad isu dayta pampa isu dayta patcher awitam dayta. Ni Abraham na matlaan was declared righteous. Anya karamigan ti may isang tao tapno kastakot at balin nga nalintay. Awan! For the righteousness of man is like a filthy rags. Kuna na kay Isaiah 64. Pura niya karamigan ti tao fall short of the glory nga rin. Hantay nga imabot ti gloria ni Apo Dios. Yes. Basahan niyo mo story ni James chapter 2. No day tapos usarin niyo yung context to you. Nagpintas to by ni James chapter 2. Na mga ilagbagado ko naman na mati ka, mabuyog ang garunan ito work. Tanya sirvi na nga na mati ka, no awan iti good works mo. Day tayo di purpose, saan nga salvation day tayo? So Abraham was justified. Abraham believed God and it was counted to him. Manalintay. Marinayo ti Dios. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. 1 Corinthians 6:11. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of the Lord God. Dungag kayong gusto. Siputan niyo right in your verse no makita pa yun. You are washed, right? Naugasan ka. How? Amunti amin nga iti. Ususarin ti Apo nga mag-ugas kada tayo is the Word of God. Ephesians chapter 5, verse 25 and 27. Because the Word of God is like a water. So dahil at mag-ugas kada tayo. You are washed by the Word of God. You are sanctified, set apart. Patang inayabanda kayo ti Dios. And then next, but ye are what? Justified, right? Yes. Amen. Amen. You are justified. Tuluyan yung may basa. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ, saan nga in your work? Amen. Saan ka nga na-justified because of your work? In the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Amen. Ikumparan ti trabaho. Again, kalilintay, nung di panunot mo ka dakas. Nakakurbata nga. Pasalamat lang nga ulog di ang kurbata. Damian tak ada. You are justified in the name of the Lord. It's not your work. Sana nga kulang nga in your work and by your spirit, but in the spirit of our God. So nga word karot nga justified by faith. Awanan ba din tuloy na tanga work? Dahito iti theological debate iti Armenians kas kada Calvinist
Tas kada nis-nis. Nagbasbasak inyo da, pagkat ayun, nagpintas ko mga pumatol ng haanan. Ano patulang ti katok, si kati katok. Kuna na nga rin, iti sayin, sila. Nga pa pala ng kapatulang, katok nga rin. Nga, masapay kumata, malawlawagan naman. Di naman din importante. Kada tayo, santo yung perfecto, adula ta, nagiti mabalin nga adalan tayo. So, ang adal tayo, itulit yung ag-adal. Pag dati na-adal tayo mga talo, nayunan tayo, tagbalin mo pa. Unang isang tinius, study to show thyself approved. To show. Kahit na masawin nga, future tense. Sana nga in palnet nga daytan nga nag-study katatap, umanay, ingganan ng bigat, ingganan ng tawit, sadot, di jay. Nubasaan tayo na yung proceedings na dahil yung 1 Corinthians chapter 6 verse 11 na tayo. Nubasaan man ito verse 1 gano verse 10 nagrugit na verse. Nagrugit na kitinami na banggito na ta. But kumbaga na you are washed. You are sanctified. You are justified. In the name of the Lord. Saan nga in the name of your church. Saan nga in your work. In your faith. Now, isu nga iti da kayo nga umay ito'y timungan. Muyo ba nga iti timungan kat isu te ayan dag iti kaladakisan? Uy, pasla kayo nga ginigin ito nga. Church isute ayan dagiti managbasol santo tituloy na managbasol saved by grace through faith. Sumanong umay ka iti church san nga dijay ng kauyuyawon ti nakikita ang tapadpadam na itang nga managbasol isungarun nga may timan dito yung himungan. Amen. Yung mani mo tanga busuin mo dito nga freedom yung mo. Amen. Amen. Ezo? Ano, pasyar mo tis, ang kanwa mo tis, ang gamin mo tali, available mo tis, hindi ka ay. Ang kamagirok niya, ang kamagirok niya, ang kamagirok niya, ang kamagirok niya. Okay, saved by justified by faith, that's number one. Number two, Romans chapter 3, verse 23 and 24. Kanta tayo tatay. For all have sinned and come short of the glory of God. Ay, kiti panunutan tayo. Hantayo nga naartapan, hantayo nga imamot ije gloryan niya po Diyos. Now, verse 24. Being justified freely by His grace. Why? Hango nga rin nga naabot ije glory niya po Diyos, iso nga, you need the grace of God. Naget yun? Hango nga naabot. But because of the glory, but because of the grace of God, masambut mo, maabot mo. At dati mang ituloy, at dati mang itulak ken ka, at dati mang aramid para ken ka. And that is the Lord Jesus Christ. Dati may isang Afrikano na kunanan na bayaran iso natin $100 tapno kastakat, ikararan na kat mapangkad yung langit. Mo talaga na ano, tinurumor nga tatatok. Daso na nito, kararag na ka. Klen, tamapan ka di langit. Ah, saan nga iba? Iba yung jambalaya din, ano binigat? Ano gumusan na ito? Kung nga dali may isang kamsat nga ingingutin na kamsat that in forward na nga link na kunana dyan nga run away from kunana dyan ka suma ayan
For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely. Freely. Everybody say freely. Freely. I want to work mo dita. Magaling kayo. Amen. Free na ito. Ang kapailan. Nayunan. Ang kapailan. Sukatan. Ay, sus. Justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Sana in your work. So number two, justified freely by His grace. So number one, justified by faith, justified by the grace of God. Kita ti may kaluwa. Pagkaso nga, pinalintag na tayo baban ti pamati, pinalintag na tayo baban iti parabol. Episode kapuanan nga, nubasa-basalan tayo ti Ephesians chapter 2, verse 18, verse 9. Pakiflash mo man niya, sorry, awan dita. Pakiflash mo na ito eh, then basahan ito yung musto. Basa sa'yo. For by grace are we saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Okay, yung talaan. Kita niyo ba niya, grace and faith? For by grace are ye saved through faith. Hanga nagsardin dita. For by grace are ye saved, son. Ituloy na true faith. And then, it is the gift of God. So, grace and faith is a gift of God. Amen. Alam niyo ba rin? Regalo ni Apo Diyos ni parabol kan pamati. Taawan na. Hantayong nga masurong agpamati iti Diyos. No sanda kayo nga tulungan mo't lang iti Diyos nagpamati kan kwa na. Pa'y mamamun ni Clifford ni Cecil na tagapakitil nuhan na nga dinamo. Di ba? Pa'y mamamun mo ni Cecil ayan na ni Clifford kat isuna di ay lakay na saan mo lumaklakay? Kasi yan man. Apay, inamamun isuna, namamuna isuna, sorry. Ang dali nagbasaran iso nga na mamum iso na. Kas tama tayo iso ni Apo Diyos. Ang dali iso ni Apo Diyos na nagbasaran tayo, iso na tayo regalo. Nalo? Regalo niya ay panang amu tayo. Kas ano nga namuha mo sa ano nga binasa? Kung ang mga binasa kami, iso nga namuha, haan? At dati binasa, iso nga namuha. Han nga ni-effort mo, tikita ang adya di dyan. Alam niyo? So we are justified freely by His grace. Okay? The word na redemption through the redemption that is in Christ Jesus. Asa mo dito dyan? Romans 3. 24. Being justified freely by His grace. Kunana, through the redemption that is in Christ Jesus. Dahil yung redemption is connected to the rapture tayo. Ephesians chapter 4 verse 30. Okay, basa yun. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby He has sealed until the day of our rapture. Grieve not the Holy Spirit nga dapat tayo. Until the day of our redemption. So, dito'y justified freely by His grace. Iti puntos no naibagatay patay that you justified by faith na number one. Is na sentro iti salvation tayo. That He justified freely by His grace is for our redemption. Dahil ito'y digay pangsabatan tayo kani Kristo yung tanata. Pasahan nyo rin ito yung mustong text. So, dahil tatay tarayin na. So nga redemption was connected in our rapture. Titus chapter 2 verse 13.
verse 11 pa yan. Titus 2:11. Parang nung mga subject to yun, written to yun mo na. Basa yun. For the grace of God that we as salvation have appeared to all. Okay, dito pa yun pa yun. Okay? For the grace of God that appeared, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Sino tinagparam? Sino tinagparam? Jesus. Si Jesus. Question. Sino the grace of God? Jesus. Si Jesus. Kaya di ati siputan nyo, so nga, ulitak man yan, the grace of God in person is the Lord Jesus Christ. Amen. Okay? Iti intend na kala tayo, dinaramid na di cross, natayan na, naipunpunan na, nagpungaran na, naikrucifyan na, naikadamid iparabur na in works. That's the grace of God in work. Okay? Naikada di fulfillment na, naikada inaramid na, naikada grace na. Because He is the grace of God. Jesus. Tata, hindi may iso na, niya tinsuro na, verse 12. Teaching us to ask the mind and godliness and the word we ask, we should live soberly, righteously, and godly in His presence. Okay, nagito'y after they are justified by faith, after our salvation, dito'y kumain tarami din. Okay? Panawan tayo lagi ti asi-asi. Panawan tayo lagi ti dasan mo o atan ng nabiyag. Then, verse 12, 13. Looking for the unsettled and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Okay. Looking for that blessed hope. The glorious appearing. Saan na second coming? The glorious appearing. Panag-appear, sa bali di coming, sa bali di appear. Sa bali di appearance, sa bali di coming. Ay so? Okay. So, noapay nga punak nga our justification freely by His grace at mang qualify ka na tayo director. Because, iti verse 24, Romans 3:24, kuna na, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus. The redemption of that ni Cristo. Hala? That the grace of God that ni Cristo. So the seal of the Holy Spirit kada tayo get until the redemption, until the rapture tayo. Sumadayo niya po Diyos. Now, number three. Justified by His blood. Okay, justified by faith, justified by grace, and then justified by His blood. Romans chapter 5, verse 8 and 9. Basa yun. But God commanded His love for us, in that while we were sinners, Christ died for us. Okay, may I add it to verse 9, go. But God, much more than being justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. See? Tatata na justifyan tayo by His blood. We shall be saved from wrath through Him. We shall be saved from the tribulation. Alayos? Babaan ti dara na manang subot kada tayo. Rigat itidara sa kanil. Nagriga-rigat niya po Jesus, tapno kastakit ang tagtag na gitaramin na dara na kat datayo nga mga pamati ijay dara niya po Jesus. Saan tayo nga agrigat niya kaslakan niya po Jesus? That's the price of it. It's already sa una nito eh, that we shall be saved from puntot na way. Babaan kang Christ. Ija dara na. Nagrigat lagarudin ni Apo Jesus. Agrigat tayo man. Agrigat tayo at ako na ni Apo Jesus. Mat nga ako na niya disciples na nga awitam iti cross mo kat sumurot ka kanya. So nga ni Mr. Panay, kanayang nga awitin na nga pa iso ni Mrs. na, kaiso kanot cross na tibinika.
Binubaligtad. Inrigat lagarunan ni Apo Diyos iti rigat di trabaw tinagay so ti rason mo apay na saan na nga kayat nga dumalas tayo iti rigat nga dayta. Malidaya mo ni Apo Diyos. We shall be saved from wrath through Him. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9 and verse 10. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9 and verse 10. Basa. For he has not shown us what manner of entering in we have unto you, and how we turn to God from idols to serve the living and to God. Okay. Kita nyo ulit si putan nyo ha. Kada gito yung dakit. Idolat terus da nga dati. And then it turned out, nag-turned out, iti, na nag-serve iti si Bibiyag ken napudno nga Dios. Hala niya. Verse 10. And raising His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Delivered us from the wrath to come. So in deliver nanda kayo, sungahan tayo ng danasan dahi ta, wrath to come. Hala? Nung nukayat tiyo, okay lang, magkintin. Nung sayang pa ito, tiyo agad, ala? In bagana is, we do not pass through great tribulation. Nung mampay, adula tamat piman, dahil ito'y nakakaduan ko, pastor, ng mga ibagana, dumalan tayo ti great tribulation, katanya nga, ikatisupiman, ikipinatida. Niya nga ikatisuti inadal da. Kat nagpatanggada ay dyan na adal da. Na? Namahanan. Siguro nga nagrigat niya po sa Kristo to da tayo, a body of Christ that we will not go through. Dagito'y da, Israelite isu. Because that's a Jacob's trumol. Para kadakwada na ita, are we the kapututan tayo ba? Ay kapututan da tayo ba ni Jacob? Saan? We are Gentiles. We are nothing. So, mawagan na saved by grace. Taawan ti connection tayo ng purpose. Ano ko naman kaputukan na ka ni Jacob sa Lutsud at sino nga ipangamaan? Ni Reuben? Ni Isaac? Ani ni Judah? Ni Simeon? Sino ba? Ibagay lang, ibagay na Dusay. Levi. May isa nga ibagay. Ni Levi! Diba? Ngam no awan ti ammo nga nagapuam kababain ng kay baga nga kapututan da kati Israel. Amen. Na laika nga mga ibaga nga kapututan da kati Israel han mo tupay nga ammo di great great grand lulo. Nga kapututan ti di kanoni. Ros. Ya. Hanata gaputan na mati ka ni Kristo. Nagbalin ako ng anak iti Dios babaan ka ng Kristo ay sumat tribe di Judah. Ay, talaga nga hukus-pukus yan. Deliver us from the wrath to come. Nung nula kita dating issue kang topic, ang kayo nga makinaraw mo. Ano, dahil tati papati na agawin kaya kititang kagkapiya, stress-free pa dahil tayo. Romans chapter 1 verse 17 and 18. Romans chapter 1 verse 17 and 18. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Okay, the just shall live by faith. God, Jesus is just and the justifier, right? So wala tayo na justify, una na to, the challenge is, the just shall live by faith. Okay? Then, 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Siputan nyo rito eh. Diba datayo kat nag-justifyan? Yeah. By faith, right? Yes. Now, 18, kita nyo. For the wrath of God is revealed from heaven against what? All
ungodliness, unrighteousness of man, and hold the truth in unrighteousness. Dagitoy saan nga na-justify. Dahil so dati pasukan iti wrath. Dahil so dati pasukan iti pungtot. So dati umunag dita great tribulation. I hope nga naman aral tayo. Marun nga nagbaro at kamay at Romans chapter 3 verse 20. Basa yun. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. I want to justify it, diba? Kababayin pa kitiya, kung nanatoy, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in what? Buibuyan namin ni Apolios dati, right? Right, bispo ka ng mga ranta, ramilang tatlo ma-justifying ka. Buibuyan nila ka. Kadi may sabi mo, katagpapamati lang tayo di Diyos. Pagaling ako nang mag-reklamo ka, ayun niyo. Mwede parable of the workers. Na dati nagtrabaho, manipod alas 8, hanggang alas 5, sa Tomas Wilduan. Di may sakle, nagtrabaho ti alas 12, kung naman, hanggang na nagretira ti alas 4. And then di may sakle, alas 3 na nagtrabaho, sa alas 4 na nagretira, parehas ti Wildu namin. Diba? Sino ti nagreklamo? Di mo nun na nagtrabaho ti alas 8, sa nga? Tapay kanunin na parehas. So, niya ko na hindi nang paswildo. Kaya dadawin ba, di kinaimbag kong magpaswindo? So nga, titao, sana nga marupod dahil ang paramor niya po. Maka na tayo gamit, i-compare tayo, di mabalik tayo mararami niya. Hati yung kikitaan ni paramor niya po. So nga, nukin ka, itatrabaho ang salvation mo, ay itong tuloy mo, ngayon ko na natuwi, justified in His sight. Ma-justifyan da ka, ma-justifyan ka na tayo, imatang niya po Diyos, na mga itatrabaho, kanya mong itatrabaho hindi ka. Ako nga ibagbagad to, yung nga tayo, basol, libalik, nga kas dito, puntos dito eh. Nung alpas ka na naisalakan, keep on believing in the Lord Jesus Christ while doing good works. So, marun nga po na ito eh, tarpulit yun ito nga, work out your own salvation by fear, with fear and trembling. So, matatata na isalakan kayo, work out mo, ali. Trabaho ka nga na imbang na kay daydayawan ni Apolios. Galatians chapter 5, Galatians chapter 2 verse 15 and 16. Galatians 2, 15 and 16 pala na, we who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles. Sa kaso nga dito, inquiry na ito ni Apostle Paul, ha? Apostle Paul, inquiry lang, isunap at may isang Hudyo, could know it from the tribe of Benjamin. We who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles. Tati Gentiles nga talaga at awan ti definition da dayta. Awan pulos iti inclusion da para gitoy da mga Hudyo. Si parengkad da kita da. Awan ti kaibil bilangan da. Ngam, verse 16. Knowing that a man is not justified by works of the law. So na tati magbaga na kalagito kakailian na. E pasal po na magbagalat kay Liana na tayo nga Hudyo. Agaso nga eh. By nature, saan nga kasla ka na gito'y na nga hintel? Nga managbasol po na napay. Nga, amun yung nga itaw kat saan nga mapalinte. Babayon iti arami ni kilinte. But by the faith of Jesus Christ. Nga babayon iti pamati ni Jesus. Kaduan ng version handang inusar the faith of Jesus. Hindi ka tinusar na faith in Jesus. Tas lang nga the faith mo ka ni Jesus. At actually, iso nga kulak tatay nga, iti faith ka regalo. Di panangkunan niya po Jesus nga, dadaulan niyo lahat nga templo, pertaining in Jebagina, and within 3 days, bangunan. At kunada ngayon, 46 years na pinatakder mi dahil ang templo. Kung ang mga dadaan, iti 3 days, hindi bangunan. Naramawakan, sarari. Yes. So, the faith di jay, the faith nga dahil ta, nga numatay kayo, katang umar kayo,
Saan mo nga faith data? Faith data ni Kristo. Pinatim di faith ni Kristo. Awakan tayo? Nga nung na tayo kat ma-justify ang tayo babaan ti faith tayo kan Kristo, dahil ba tinangyari ka ni Kristo? Isungarot nga yung takay ti Apo Isuna, kiti Philippians chapter 2, verse 5, and then verse 10. He chose to be like a man. He humbled himself even unto death. Then yung takay ni Apo Diyos Isuna. That's the faith of Jesus Christ. Kat nupatsyam ni Jai, sinurum din na faith kani Kristo is nga regalo iti pamati. That's the faith of Christ. Amen. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ. So madam lang piwan ti basol lagi to the Bible versions gapita inusar da piman that faith in Christ. Ngam dito ay faith of Christ. Na justify ang tayo babaan di faith of Christ. Nga mo ni Apo Jesus na the wages of sin is death isunga natay isunga. Ngam nagungar isunga. Isunga kagdiyan. That's the faith of Christ. Sumada tayo mamatay kung Kristo ang ungar tayo matlaan. Nagapuan na rin ang faith. Faith of Christ. And not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Awan iti lasag na mapalinteg babaan iti babaan iti law ni Moses. Kas kung nakarod ka na kayo, ay kayampiyon nga tungtungpalan nga rin iti law of Moses. No, tungtungpalan tayo. The law of Moses kaya aramidan na raitara dito the Israelites because it's a law. Nung karatayo, aramidan tayo because of love. Okay? The fulfillment of everything is love. The greatest of all is love. Adi pa yung kung natin yung hantong mong tungpalan ng law ni Moses, adi pa yung mabalik na sipatan tayo rin tayo parents tayo. Diba? Ngayon, we are obeying our parents not because it's the law but because of love. We love the Lord, isungaya ito na tayo magigit yun na. Parents tayo. So nga, dahita iti term, iti word gamin na justified, iti word garon na vindicated. May declare na blameless, you know, acceptable. So no, ada kayo kurti man pa ikaw kung example ka tayo yung bista pang-uro ni Judge De Malit na kung na nga guilty ka. Ano? Somebody that mang take over king ka. Kung na lang ito, nga wantibasol na dahil pinakawa. So na-vindicate ka. Iti Greek meaning na iti justify to declare, pronounce one to be just and right. May pronouns, may baga na nalintagyan sa so na ito ay justification tayo. Justified by faith, justified by the grace of God, and justified by His malaydayo ko Diyos, salamat itirito ay nga minsayang pay mo dapil na pagyamanan mi at pinanawatan mi o Diyos the justification me by faith is our salvation. We're justified by your grace and justified by the blood of Jesus. Amin nga masubayla at masubagan na ito. And thank you for opening up our understanding, opening our hearts, pagpapasta at mawatan ni higayang ginera mo. It's only by you, awan ang pisabal yung Diyos. So nga, when we feel sorry, iti kami pa nang ipapaki gaya mga babayang ti aramid mi kat mapalintag kami. It's very wrong. Salamat tayo naramid mo amin kat ipakawat mo karami. Adupay, iti umunagan mi iti minsay. Adupay, iti maadal mi kat sape kalita tulungan mo ta di bawat may isang sukima. Kure ka lang ito ilang ako natin yung common verses that in these verses gaya ang patalupay lang iti hidden na mapalimpay mo makita. Thank you so much, God. Dadayo mo ilagay mo. In Jesus' name. Amen.
Amen.